Hello Mark Tambay, welcome sa ating Photoshop Tambayan tutorial. So ngayong araw na ito, ang ating project ay pinamagatang crystal ball. Pakita ko sa inyo kung paano natin o paano ginawa itong crystal ball sa gitna ng porous. So without further ado, let's get started. Hello Mark Tambay, so ang una natin gagawin ay dapat download tayo ng picture kagaya nito, forest. So gawin natin na mag create tayo ng new file or new project. Ni custom size ay 1920 to 1080. Ayan. So itong ating photo subject ay drag natin papunta doon sa ating ginawang new document. So ngayon ang gagawin natin, duplicate natin siya, Control J in your keyboard, hide natin itong ilalim at mag pumunta tayo dito sa ating elliptical lasso tool or elliptical marquee tool, sorry. So hold your shift and alt key para maging perfect ang bilog nyo. Yan, so drag nyo na lang dito. Ayan, tapos sa control C, control B natin yun, para meron tayong copy. So yung copy natin, ayan yung copy natin, yung kopya. Puro tayo sa ating filter, gagawin natin siyang tayo sa distort, then sparize, ayun kung basa dyan, sparize. Ayan, so bumilog siya, no? So ulitin natin para mas gumanda yung bilog niya, or oh, masyadong malaki, no? Lit-litan natin, mga katambay. So, para gumit na siya, select all nyo itong inyong document or control A. Taka sa move tool, ay kita nyo rito. Align natin. Tapos ito lang pala i-align natin. Ayan. So, ganyan yung tapat na itsura niya. So, litlitan natin mga katambay ang ating bilog. So, balik tarin natin tayo sa edit, transform, flip vertical. So, bilugin natin, hold your shift key. Lumit na lumit. Ayaw makisama itong bilog na to. Okay, so nagawa natin ang ating gustong mangyari. So, nagagawin natin. Subukan natin, ha. Double click natin siya. Blending option. Punta tayo sa inner shadow. Gawin natin white. Gawin natin screen. So yan ang ating ngayon naman pala, bibilog ka rin naman pala eh.
Pinahirapan mo pa ako kanina. So yun mga katambay, ang ating crystal effect sa ating project. So ayusin lang natin yung ating inner shadow para makita natin yung effects ng ating bilog. Ayan. So okay na yan. Tapos ayusin natin ang bilog niya. So yun na kung gusto nyo bilugin, galaw nyo lang dito yung inyong mouse. Huwag nyo hawakan yung shift key nyo kasi yung shift key sa ano yun, sa old version ng Photoshop. So gawin natin blur yung ating background. Tago natin itong isa. Tayo sa filter. Tayo sa blur. Putahan natin itong motion blur. Oops. Ayan. Siguro mga 10 or 10 ay okay na sa motion blur. Tapos itong ating bilog ay ating adjust ang kanyang curves. So itong bilog, para yung bilog lang ang magpabago ng blending, i-click nyo itong clipping mask. Yan, clip to layer, para pag in-adjust nyo ito, ito lang ang magbabago. Yan. Hindi madadama yung background. Yan, okay na. So yan mga katambay, ang ating natatanging crystal ball sa gitna ng porous. So yun lamang pa mga katambay. Sana meron kayong napulot at natutunan ngayong araw na ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe, like and share, at mag-iwan ng comment sa ating comment section. Yun lamang po. Salamat at bye-bye!